Sabihin na natin si Lorraine eh masipag. Si Karen ito, si Jonathan. Eh si Jonathan medyo nahihiya. Kunti lang ang taong na ano niya na-invite, mga barkada niya. Pare, ano yan eh, lukuhan yan. Kaya maniwala dyan. Siyempre, karaniwan ganyan mga lalaki. No? Pare, naku, hindi ka kikita dyan. Yung tiya ko nasa Pilipinas, hindi rin kumita dyan. Nagsangla pa ng kalabaw. Pinahinta pa bahay namin para makapiliin dyan. Hindi kumita, gano'n. Ganyan ang structure, no? What if scenario, ah? Ito si Karen, ito si Lorraine. Eh, si Lorraine, ang daming kaibigan sa FB. Dumami na dumami. Di, ang daming pairing. Wampan, di ba? Ang dami. Si Karen, bagamat siya ang sponsor ni Lorraine, ang pairing ni Karen, lima lang. Kaya ang kita niya, kunti lang. Samantalang si Lorraine, ang daming pairing. Diyan yung si pumapasok yung sinasabi na, hindi una-una. Kahit si Lorraine na una, mas malaki pa rin ang kinita ni Karen. Nag-get nyo? Kasi sinasabi sa networking, kung sino yung nauna siya kumikita. Dito po baliktad, kung sino yung masipag. At kung sino yung maraming kaibigan. Pero, kahit dito walang kaibigan, kumikita pa rin. I-explain ko sa huli. Ito si Lorraine. Si Karen. Si Karen. Si Lorraine. Mas marami ang kinita. Si Jonathan. Ilan lang ang tao niya? Kunti lang, di ba? Pare, lokohan niyan. Maniwala ka dyan. Kikita pa kayo si Jonathan? Kikita pa rin. Alam niyo kung bakit? Every product, mayroong equivalent na point. Eh kung halimbawa yun, nakuha na apat ni Jonathan eh, mahilig uminom ng C24 or ano pa ba yung ano natin yan? Coffee. Coffee. Sa mga lalaki, siyempre, coffee. May equivalent na point yan. Ito kasi, ang isang tao, 1,200 points ang bawat isang tao. 1,200 point na yan, pairing 1.5 ang babayad ng company. Bawat 1.5. Ang equivalent ng isang tao, 1,200. Eh si Jonathan, yung grupo niya rito, bumibili naman ng product. Ang product po, meron ding points na equivalent. Pag naka-accumulate silang 1,200, yung mga product na binibili rito, pwedeng mangyari, people to people pair, product to people, pair pa rin. Kaya kahit kukunti ang tao dito ni Jonathan, magkakaroon pa rin sila ng pairing. Si Karen. Kasi dito, alam mo, ito gumagamit ng product, naka 1-2, isang pair pa rin yun. Ito gumagamit ng product, 1-2, isang pair pa rin yun. 1.5 pa rin babayaran. Kaya kahit dito si Lorraine, maraming tao, ito may chance pa rin kumita yung dalawa. Kaya lang, hindi siya, siyempre kasi dami ng kaya, no? Dahil marami siyang kaibigan sa FB, na parami niya ng yung grupo niya. Ganon siya. Nag-get nyo? Nag-get nyo kung paano? So, ganon siya. Kung ganon ang mangyari, ay kung halimbawa si Jonathan, ang dami rin hasiran. Oh, pare, okay yan ah. Malaking kitaan. Lumubo rin. Kagaya rin ni Lorraine. Dimotso, pareho. Di ba? Kung kalimutsi. Di ba? Ganun lang siya. Kaya kung sino po yung masipag, siya kumikita. Hindi sinasabing, well, naghihintay lang ako rito dahil marami na akong downline. Kakita ako. Eh, kung wala ang tao rito sa kabila, paano? Tatarabuhin mo rin yan. Kagaya ko. Ang tao ko lahat hindi sa kaliwa. Ang tao ko rito sa kabila, dalawa lang. Kaya wala pa akong kita. Ganun siya. Dito ang dami, 25. Dito, dalawa lang. Di ba lang pairing? Dalawa lang ang pairing. Yun pa lang ang kita ko. Pero meron sa direct referral, yung kumagasana, i-sponsoran ko sila, may 500 yun, di ba? Yung kaninang initials ko. Yan. People to people, pair 1-2. 1-5 ang babayad. Product to people, pair 1-2. Ito naman yung sa Unilevel. Hindi na, ano ko kanina, Unilevel. Yung kanina, direct selling, direct referral, at saka binary. Ang bunusan eh. 1, direct selling. 2, direct referral. 3, binary. Ano kasi yan? 6 eh. 4, 5, 6. Kaya malaki ang kitaan. Nasa pang, ano na tayo, pang-apat. Itong Unilevel, di ba ito si Karen, ito si Lorraine, si Jonathan. Yung first level ni Karen, 10% siya. Sa lahat ng product na bibili. Diba, bumili siyang ganito. Ito, 1-2. Pag member, 900. Display natin 1,000 ang halaga nito. Ito sa 10 level, 512 dito. Ito sabihin natin 1,000. 500 dito, 500 dito. Itong second level, yan second level. Yung second level dito si Karen, 5% na lang. Kasi ito direct niya eh. Siya ang nag-recruit. Siya mismo ang nag-recruit siya yung dalawa. Kaya itong kasunod na to, si Lorena ang nag-recruit nito. Yung kasunod, sunod-sunod na yung pababa. Kaya dito, 10%. Dito, 5%. Yung lahat na bibilhin ng taong to, lahat ng bibili na, let's say, halimbawa, bumili lang ng tigil isang nito. Kasi ito, pagbili nito, pang isang buwan ito.
isang capsule isang araw, minuto. Pag lahat ng yan bumili, di ba isang libong tao yan? Pag bumili ka ng isang libong tao sa isang libong produkto, isang libong pisong produkto, 1,000,000, di ba? 1,000,000. Eh magkano siya? 5%. Kasi dito, unang level lang yung 10%. 5% ng 1,000,000, 1,000 na product, 1,000 worth of product, times, multiply sa 1,000 na tao, 1,000,000 yun. 5% ka. Di meron ka kagad 50,000. Di ba? Nakuha nyo? Sa 1,000,000, na commission mo 5%, meron ka kagad 50,000. Sa isang buwan pa lang yun. 50,000 ka kagad. Si Karin. Si Lorin, ganun din ang mangyayari. Kasi magkasunod lang sila. Maring si Lorin, kunti lang diferensya. Maraming 48, mga ganun. Kasi medyo less siya ng mababa ng konti. Hanggang sukot pa babang ganun. Kasi yung baba niya, lobo na lobo yan, lobo na lobo. Hanggang sa dumami. So kung sa yun yung level, kikita ka sa bawat product na binibili ng grupo mo. Sa yun yung level yun. So tapos tayo sa yun yung level lang. Ito 5%, 10%. Yung susunod, hanggang dito sa baba yan. Tignan mo. Stair step. Ito na yung uli. Dito sa stair step, yan, i-ano ko na lahat, i-explain ko na lang. Diba ito, yung number one, direct selling, direct referral, binary. Ito yung unilevel, yung pang-apat. Ito, stair step. Halimbawa, nag-join ka, wala ka pang commission dito. Pero yung sa unilevel, sa binary, sa direct referral bonus, saka pairing, meron ka nang kita doon. Ito pang lima na kitaan. Stair step, pag-join mo, wala ka mga komisyon. Zero. Pag yung grupo mo bumibili ng product, ito may equivalent point to. Yung grupo mo, at naka 10 points ka, let's say sabihin natin to, 0.3 to bro, no? 0.3, no? 0.2, 0.2. Halimbawa, nakabili ng ganito, di 2 points na kagad. Yung grupo mo, halimbawa, 1,000 tao yun, isang dali lang itong makuha. Sa ngayon, kuha ko na to, kahit ang tao ko pa lang, 25, kuha ko na to, nandito na ako sa hilera na to. Meron kang 10%. Kung yung tao mo na sinasabi kong bumili ng ganito, ang halaga 1,000,000. Kasi 1,000 tao, multiply by 1,000 worth ng isang ganito. 1,000,000 yun. Magkano ang 10% ng 1,000,000? Magkano? 100,000. So meron ka na agad 150,000. Kasi sa unilevel may 50,000 ka na 5%, di ba? Dito sa stair step, meron kang 150,000. So meron ka ng 150,000 kagad. Dito, 100,000 ang kikitain mo kagad. Kasi 10% ka sa product eh. Imagine mo, 1,000 tao, bumili ng ganito. Ang presyo nito, let's sabihin natin, 1,000 rin. So, 1,000,000 ang total. 10% ka. Meron kang 100,000. Sa isang buwan pa lang yun. Eh, kung buwan-buwan bumili ng ganito, di buwan-buwan, 150,000 ang kikitain mo. Sa unilevel at sa stair step, bukod pa yung pairing na ganun. Bukod yun. Lahat yung babayaran sabay-sabay ng company. Ang kaibahan nga lang, dun sa pairing na ganun, everyday binabayaran yun. Everyday, papasok yun sa account mo. Pag nakita mo nun, may pasok na pera, lagay mo ron, deposit to ATM. Bali, dun kasi may option kasi ron sa DTC mo, dun sa sinasabi kong service office na sa cyberspace mo, meron dong option, cheque or deposit sa ATM. Pag i-click mo yung deposit, papasok sa ATM mo, withdrawin mo kinabukasan. 24 hours ang effective. Pero kung cheque, 1 week, panilagay mo rin cheque, pupunta mo sa Pilipinas, lalabas yung cheque. Kaya makikita nyo yung sa FB namin, yung mga kumuha, yung mga, yung may galing dito ng Japan, ang nakuha niya, 115,000 eh. Part-time yung trabaho. Ano siya, yung training visa. Umuwi na Pilipinas. Diba? Bro, yung ano? Nandiyan sa FB ko eh. Training visa siya. Pag umuwi ka, kuha mo yung cheque, kita mo nga sa mga kaibigan mo. Ito, resulta ng ano ko, ayaw niyong maniwala. Paniniwala na yun. Pag nakita na yung check mo. So, ganun siya. Pag dito naman, yung grupo mo patuloy na bumibili at naka-accumulate ng 100 points. Group accumulation, ha? Hindi ikaw. Kasi napakahirap na pag nag-iisa ka. Magkakaroon ka ng 20%. Yung 1 million, magkano ang 20%? Diba 200,000? So, meron ka na agad 200,000. Plus, yung unilevel mo pa, 50,000 kasi 5% ka ron. 250,000. Imagine mo, 250,000 ang isang buwan mo. Alam ka pera, di ba? Di ba hindi hindi ka panipaniwala nung una mo palang makita? Imposible yun. Kikita ka ng ganun kalaki. Di ba? Napaka-imposible. Kasi ang mindset natin nasa wage.
Pag kumita tayo ng isang lapad sa isang araw, matuwa na tayo nun. Pag kumita tayo ng isang goseng sa isang araw, free time na yun. Diba, bihira kumikita na. Maliba na lang kung nag-overtime pa ng 6 na oras, kagaya na sa iyo, mga ilan lapad yun? Pag 6 na oras ang overtime mo. Isang goseng? Oo, oh, ganyan. Oo, oh, diba? Oo, isang goseng. Kaya lang, pero mo imagine mo ba, 6 hours ka nag-overtime. Pagod na pagod ka nun. Okay lang yun, kasi bata pa siya. Pero pagkagaya ko, isang oras pa nga lang, dalawang oras, tinatanggihan ko na halos eh. May dalawa kami, pero kung may 24/7, baliwala, kaya. Dalawang oras, kaya. Mayroon ganito eh. Ako nga yung mga kasama ko, sakay siya na bata, gaganong-ganong sila, masakit daw sa paa. Ito pag uminom pa nito, walang sakit sa paa. Hindi mo ngangawit yung binti mo, yung likod mo yung manong. Kuya, ano magkaibahan yan sa kalong? Ito, pang bata. Ikaw, ilang taon ko na? 31. Ah, dito ka? Ito yan na, sa 24/7. Yan na, hindi ko pwede. Ito, pwede naman. Kaya lang ang kaibahan nito, merong mga anti-aging. Mga pang edad. Pero ang kaibahan lang, ang pagkakaiba lang nito, yung sinasabi kong resveratrol, yung red wine na sangkap. Oo. Galing sa ubas. Okay lang naman. Umiinom nga tayo ng beer, ibang bilhin tayo ng panway, you know? Yung pa kaya red wine? Love. Kung itong anak na po. Oh, ito. 14 pa lang yun. Joy, Kaya pa alam mo naman ang tao, curious. Kaya inilevel nila. Yung KD, ito sa taas, ito, tapos yung KD. Yun naman KD, KD kasi yung ginangangata ng mga bata. Eh hindi sila makakailunok ng ganito, laki-laki nito, babara sa lalamunan ng bata yan. So balik tayo dito. Pag ikaw naging global ambassador, ito ang matindi. Imagine mo, yung 1,000,000 na binili ng grupo mo, 30% ka. 300,000 yun. Diba ang laki? Nagit nyo yung sinasabi ko? 30% ng 1,000,000, 300,000. Kaya may kumikita ng 100,000 hanggang 2.8 million. Kasi yung iba, 3 account, yung iba, 7 account. Yung iba naman, ang grupo ay 50,000 na tao. Ang grupo ng iba, 10,000 na tao. Yung iba, ang grupo, 10,000 tao. Ay ako, ang grupo ko, 25 na tao. Ganun pa lang. Kasi bago pa lang ako eh. Bali, 2 buwan pa lang. Yung partner ko, 3 buwan na mahigit. Ang tao niya, sa grupo niya. Alay lang na bro. 40 na. 3 buwan pa lang siya. So kung i-divide mo rin sa buwan na dinaanan namin, mabilis di ba? Ang bilis. Imagine mo kung halimbawa, 4 na buwan bro? 40. Di 10 tao, 1 buwan. Pagdating ng 1 taon, ilan na kaya? Di ba? Imagine nyo kung gano'n nakarami. Ito, yung tinatawag na global ambassador. Ito, good executive. 20%? 10%? Egota. 30%. Ito siya. Ito ang pinakamatanda rito. No time frame. Ito ang inaayawan ng marami sa networking. No. Yung iba kasi, ibang networking, halimbawa, nakarecruit ka ng 2 tao ngayong buwan na to. Sa ibang networking, kailangan mong paresa niya sa susunod na buwan ng 2. Pag hindi mo na paresa ng 2, lahat ng commission mo mawawala. Dito hindi. Lahat ng benepisyo bibigay ng company. Walang hidden agenda, no time frame, no reversion, no demission, no pass-up. Ibig sabihin, no time frame, kahit gawin mo pa after 1 year, after 2 years, after 10 years, saka ka palang magnegosyo. Yung points mo nandiyan pa rin. Yung commission mo nandiyan pa rin. Hindi mawawala. Nag-get nyo? Itong no reversion, yung demission, hindi ka bababa. Kung nandito dito ka na, hindi gumawa yung grupo mo, hindi kumilos, hindi ka mababa dito. Hindi ka bababa dito. Ganun, no demotion. Yung no pass up, ito ang pinakamaganda sa lahat ng mahihayin. Nag-get nyo ito. Para isasunod. Itong royalty, natanda nyo, ibig sabihin ng royalty, yung mga parang utang na loob. Gaya ng mga sinaunang kanta na kinakanta pa rin hanggang ngayon, kaya ng kanta ni Fred Aguilar, kanta ng mga sinaunang tao, kinakanta pa rin ngayon. Binabayaran nila yung royalty para mabigyan sila ng authority na kumanta. Yun ang royalty. Ibig sabihin ng no pass up, ito si Lorraine. Lorraine. Tama, Lorraine ito yan. Karen. Talaga naman, no? Si Karen. Na-recruit, mahihayin siya. Kunyari, mahihayin siya. Si Karen. Na-recruit si Papa niya. No? Mahihayin eh, nahihayin. Ayun, Papa niya. Wala rin na-recruit. Palagay mo sa structure na to, kikita pa.
Hindi. Narecruit papa niya, narecruit na papa niya, mama niya, narecruit yung isa pang... Kapatid. Kapatid, si ano? Si Paul. Miss Tiso? Si Paul. Paul. Ito naman, lola rin na. Sinabi. Structure na to, kitang-kita mo, wala nang kikitain eh. Walang pairing. Walang bili ng product, pero posible pang kumita. Ito sabihin na natin, nasa dulo rito yung papa ni Karen. Nag-recruitan silang pamilya. Sila-sila lang nag-recruit dahil nahihiya sa ibang tao. Eh, papa pala nila may kakilala. Grabe. Interesado rin sa business. Naging global ambassador. Naging global ambassador. Nasira yung business. May kakilala siyang may rayon. May kakilala siyang diabetes. May kakilala siyang may karamdaman sa atay. Nasira yung business. Nakita yung marketing plan. Ginawa yung marketing plan. Nagnegosyo. Sineryoso yung business. Naging global ambassador. Lahat kayo global ambassador. Di ba doon sa global ambassador, 30%? Wala kayong tinarbaho, ha? Isang tao lang. Si Karen Elcott, kapatid niya, nanay niya, lola niya, papa niya. Lahat kayo magpamilya. Pero itong nasira ng papa mo sa labas na kumpare niya, sinuriyos yung business, naging global ambassador. Pag naging global ambassador, lahat yan kayo, global ambassador, hanggang dito kay Karen. Di ba sinasabi ko, pag global ambassador ka na, 30%? Di ba? Ay, tsamba eh. Ay, kung magkaganon, posible kayo mangyari? Talaga nyo, posible mangyari? Pag-share lang ng product. Halimbawa, iinuman sila papa mo, na-share doon sa isang kumpare niya, eh nagustuhan ngayon yung product. Na-share din ng papa mo na, maganda yung marketing yan eh, kaya lang hindi namin ginagawa kasi recruit eh. Eh, kung nagka-interest yung tao, naging global ambassador, lahat kayo. Yan yung tinatawag na utang na loob. Dahil kung wala sa'yo, Karen, hindi ito marirecruit. Kaya ang company, babayaran kayo ng 2%. Alam mo ba 2%? Wala kayong ginawa. Ito ang tumarbaho. Pero itong global ambassador na to, kumikita na ng 2 million. Imagine mo 2 million, 2% ka ng 2 million. Eh, ilang kayo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. 10% na rin. 10% kung kumikita ito ng 2 million buwan-buwan, 10% kayo. Magkano 10% ng 2 million? 100,000, di ba? 200. Imagine mo, wala na kayong recruit, kayo lang, pamilya, pero kumita pa rin kayo. Yun ang kagandahan ito. Ito sa ano yan, sa royalty na yan, yung kanina, step. Yun ang kagandahan ito sa business na to. Diba? Nakuha niyo yung concept ng ano, business. Na tipong, nag-join ka, hindi mo naman ginawa, eh, nag-join din si mama mo, si papa mo, si kuya mo, ganito. Lahat kayo, eh, tinigil na. Eh, nagkataon na, binasiram pala si papa mo ng sineryoso yung business. Naging global ambassador. Lahat kayo, global ambassador. So, kung 2% ka na dyan sa lahat ng kinikita nito, dito kayo kasi kukuha ng porsyento. Kung magkano kinikita nito, bibigay ng company ng 2%. So, since global ambassador ka na, nakaka-commission ka na, pwede ka na ngayon mag-recruit. May resulta ka na eh. Alam mo naman ang mga kaibigan mo, pag may resulta na, mag-join na yan. Pwede ka na mag-recruit ngayon dito. Parisan mo na ng parisan yun. Dadami na ng dadami. Kasi nakita na resulta, global ambassador na kayo. Kasi pag naging global ambassador kayo, o kaya, na-promote kayo, atin kayo sa year anniversary at bibigyan kayo ng SAS trophy. Kapamay award. Na sa katunayan, na-reach mo yung position na yun. So pag nakita yun ng mga kaibigan mo, pare, big time ka na ngayon, join na sila. Kasi ang tao, resulta ang hinihintay eh. Diba? Minsan, dinijoin. Sige pare, galingan mo. Pag may resulta ka na, saka ako mag-join sa'yo. Normal yun. Kasi nasa instinct ng tao yan eh. Pag nakakita ng ebidensya, saka yan, susama sa'yo. O kasi nga itong business na to eh. Yung mga kaibigan nyo, yun ang mismo magpe-persecute sa inyo. Pare, wala ka pa naman kita dyan eh. Diba? Ganun ang mangyayari. Mag-umpisa ka pa lang. Pero pag nakita nilang kumikita ka na, mag-join na siya. Naiwanan mo na siya.